Buenos días, señoritas y señoritos. Kahit critical po tayo kay former President Rodrigo Roa Duterte, tayo naman walang personal po eh. I keep telling you, President Duterte was my friend. He was my client nung mayor siya ng Davao. I helped Project Davao as a naalis po namin sa through wala pa po social media, through the media, yung image ng Davao as a no man's land, playground ng mga Alex Isparo unit and the Alex Bungkayaw Brigade. We projected it in Manila as a economic mecca and economic haven in Mindanao. So gumanda po yung image ng Davao. So I've been a friend, nakilala ko si President then Mayor Rodrigo Roa Duterte, naging nakilala ko rin si Bongo and the other allies ni President Duterte. Tayo po wala tayong personal na galit, tayo po professional, we are just dishing out professional views and opinions on issues that are controversial and programs and projects na hanggang ngayon po naging parte ng 13 trillion na tayo ang nagbabayad hanggang ngayon sa mga katiwalian. Pero if meron naman po magandang program si President Duterte, tayo naman po we praise it because that is how things should be done. So I have to admit po, kahit deadly siya, kahit sinabi ng mga human rights groups at saka yung International Criminal Court na 30,000 ang napatay ng mga inosenteng tao, kahit mga bata na hugot in the crossfire, just drug war, hindi lahat ng yung mga maliliit lang ang sinacrifice, yung mga malalaking drug lords pinakawalan or hindi lamang kinasuan, pina picture taking lang sa Malacañang and then pinauwi na sa China. So at nagpapasok rin ng 6 billion na shabu na wala lang man nakasuhan na opisyales ng dyan sa customs. So yan po ang kini-criticize natin. Pero as far as the issue and peace and order, na-improve po yung peace and order doon sa time ni Duterte. We have to admit that kahit sa amin po during his time, nabawasan po yung kaso ng kidnapping sa Zamboanga City, sa lugar namin. For 5 years na po, since from the Duterte time hanggang ngayon, wala pang kaso ng kidnapping sa Sulu. Meron pa ilan at kaibigan ko rin ang nakidnap dyan. So, in fairness to President Duterte, kahit deadly yung administration niya, yung pagka-stricto niya, naging kwa naman, nakatulong naman para takutin yung mga kriminal and syempre exterminate na yung karamihan. Pero kaso lang, yun nga ang problema. Kung weak ang justice system, in-exterminate mo lang, may sumusulpot na naman kung alam nila na hindi naman pala sila makukulong. At lalo na ngayon, alam nila hindi sila mapapatay. So, when the Marcos administration came to power po, ang dami na akong mga dito okay kami sa subdivision namin kasi nandito kami sa bundok at saka gated itong subdivision, well guarded. Pero doon po yung bahay namin, commercial building sa Quezon City, yung mga nakapaligid po doon na mga kaibigan pa rin namin na nagreklamo po na talamak na naman yung pagbebenta ng droga, harap-harapan nagbebenta ng droga, parang walang takot na rin yung mga drug addict, drug lords at criminal ngayon. At in this case, parang tama yung sinabi ni President Duterte na weak leader talaga si President Bongbong Marcos. So ngayon nakikita yan ng mga criminal groups. At kaya parang kwa na, but they're back in their criminal ways, they're back with vengeance, kung sabi sa Ingles, parang nagwawala na naman yung mga criminal. Tumaas yung mga, di ba nasa used car business kami noon, so yung mga kapwa namin nandyan pa rin sa negosyo, nagre-reklamo, tumataas na rin yung mga kaso ng mga carnapping. And then dyan rin sa Mindanao, ganun rin ang patayan. Kaya po, itong si, kahit yung mga kamag-anak ko sinasabi na dami na naman na pinapatay,
na tao dyan sa, na hindi na lang nare-report sa dami dyan sa lugar namin sa Mindanao, especially including Zamboanga City. So, kaya po, recently po, mga top government official na, mga congressmen, mga mayor ang napapatay. Kaya, ito na po, ang pinsan ni President Bongbong Marcos, ni weak leader, na si Speaker Martin Romualdez, siya po mismo, he already expressed alarm, nababahala na po siya sa nangyayari. Sabi nga niya, and I quote Speaker Romualdez, sabi niya, "This has really become bothersome because we have these reports of attempted slays almost every week." O yun po, galing, oh, ito yung news. Sa Philippine Star, Speaker calls urgent meet with PNP DILG. Kasi po, weekly na maraming report ng patayan po, ng ambush, ng killing, hold up, drug related na mga killings po. Sabi niya, "It's alarming because it seems that almost every week there is a news about high profile killings." So, at saka sabi niya, "The way it looks," ito sa mga related to mga politicians, "politics appears to be the motive behind the ambuscades because many of the victims are politicians. We will ask the OYU," hingi daw nila yung kwan. "We will ask the DILG to explain this." Pero dito po, medyo mali siya. Out of touch na naman si ang mayaman si Romualdez sa nangyayari. Hindi lang po mga high profile. Ngayon lang nila pinapansin ito dahil kasamahan na nila ang pinapatay or ina-ambush. Pero matagal na po since pagpasok ni President Bongbong Marcos, tumaas na po yung kriminalidad. Kasabay sa pagtataas ng presyo ng sibuyas, ng bawang, asukal, at saka bigas. Tumataas rin. Maybe they related. Maybe marami ng tao naghihirap kaya marami ng nagtatrabaho as gun for hire. So, sa napansin ni Romualdez na in February alone, meron Maguindanao mayor na inambush sa Pasay City. At saka yung meron rin businessman couple and their companions na inambush rin sa Pasay rin. And vice governor of Apari, Cagayan, was shot and killed. O yun. And then dito rin sa Kongreso, meron rin na ambush attempt or attempt to kill Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. At nabuhay siya pero patay yung security aides niya na mga armed guards niya. Kilala ko po ito si Mamintal Adyong, dati itong congressman ng Lanao del Sur. So, kaya kinundin na ito ng mga congressmen. Yun. Sabi pa nga ni Romualdez, "I strongly condemn this assassination attempt on Governor Adyong, which left 4 of his security details dead. This senseless act of violence has no place in a civilized society like ours." Yun. Sabi niya, "I want the gunman identified at i-unmask daw yung mastermind." Kasi pala, ito pala si Adyong ay Vice President ng Lakas CMD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At elder brother rin siya ng isang congresswoman. Yun. So ito po, this is what's happening now. Mag-ingat po tayo. Criminality is back. Maybe, yun nga, maybe the criminals perceive Marcos to be a weak leader, or the criminals perceive Marcos to be busy in his travels, 10 travels in 8 months. So nakikita nila wala naman siyang strong declaration, wala naman nahuli na top criminal, wala naman nakikita, pinapakita niya na nagpa-target practice siya o may strong word lang man against criminality. So busy siya. Kahit smuggling, hindi niya nakikita.
kahit paghihirap ng taong bayan, hindi niya nakikita. So mag-ingat po tayo lahat. Kanya-kanya na po tayo dito sa Pilipinas thanks to the 31 million SD card. So this is just the first of many vlogs we will do to follow up itong mga brazen na senseless killings and violence. Violence is back. Drug menace is back. Carnapping is back. Kidnapping is back. So mag-ingat po tayo lahat. Snatching is back. So please inform and alert your relatives about this rising criminality po. And I can attest to this coming from my relatives in Mindanao and the car industry and also other friends na who were victimized in the violence na whose number is increasing in the Philippines ngayon. So, and also tell your friends to be up to date sila sa mga nangyayari sa bansa, to subscribe to the vlogcaster Armandine YouTube channel. And also in YouTube meron rin tayo pangalawang channel, Views Action Destiny or VAT. Subscribe to that too. And in Facebook, Vlogcaster Armandine page. So follow that and like that page. So things are not going well for us, but we have to stay informed and stay together. So let's look out for each other po. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.